Good morning sa ating lahat at isang malayo-layong biyahe na naman ngayon dahil ngayon ay January 26, 2022. So, biyaheng Manila to Bicol na naman tayo ngayon at sumayin nyo naman ako sa aking biyahe dahil yun, update na naman natin yung requirements sa daan, sa checkpoint, pit ba sa ngayon at kasi hindi lang level 3 yung mapalapit na eleksyon, yung kumilik checkpoint, baka may mga pagbabago. So, malalaman natin yan ngayon pag daan natin doon. So, let's go. Biyahe na tayo. Tara na mag-travel guys, saan mo man gusto. Jomarian TV. So, biyahe pala natin ngayon is from dito sa amin sa Valenzuela. Going ng Daraga Albay. Salamat nga pala sa subscriber ko dahil sila yung pasahero ko na naman ngayon. Bagong subscriber ko. So, thank you po sa inyo. Bali, nag-load muna tayo ng RFID sa bayad GCash. Kasi pagdaan natin ng toll gate, so hindi na tayo magbayad ng cash. So, cashless na para dadaan na lang tayo. Hindi na tayo gaano kabala. So, papunta na ako sa aking pasahero ngayon. Sunduin ko na siya. Gagaling sila dito sa Gen Pavilion, Valenzuela. So, shout out kay Ma'am CMD. Siya yung pasahero ko from dito sa Manila, Valenzuela, going to Daraga Albay. So, maraming salamat po sa pag-subscribe at yun, naging pasahero ko din kayo. Hindi lang subscriber, magiging pasahero ko rin ngayon. Okay, sa mga gusto pa dyan, PM lang kayo sa aking FB page para kung sakali man na tayo mag-usap-usap. Karga ulit ng gasolina muna dito sa San Pablo Shell. Ayan, yung naikarga natin is 9:37 kasi nagkarga na ako ng konti doon kanina sa Valenzuela pag-alis, kaya yun, nagdagdag na lang ng konti dito. Medyo maulan dito ngayon sa dinadaanan namin kasi ewan ko, may low pressure area siguro. So yan, tuloy yung aming biyahe kasi ano, abang medyo maaga-aga mo lang kami dito sa Lucena. Pasok ako sa La Suerte. Ngayon lang nakapasok dito. Madalas ako dumadaan dito pero di ako nakapasok dito. Ngayon lang kasi mayroon tayong binili dito sa loob. So yan, tuloy yung ating biyahe. Dito para mag-CR sa ibabaw ng zigzag sa Timunan. Medyo maulan ngayon dito kaya ayan, daan-daan lang yung takbo natin kasi madulas kalsada. Mahirap na kasi kapag ganito kaya kailangan doble ingat lang sa pagda-drive. Ayan, may mga kasabay din tayo dito ng huminto, ayun oh. Oh. Para mag-picture taking. We'll be right back.
So hinto muna kami dito sa Gumaga Quezon para kumain sa gilid ng dagat. Ayan. Dito ko madalas huminto tuwing bibiyahe. Kasi ayan, maganda yung lugar, presko. So tara, kain muna tayo. Tayo, sisig. Saka pahingin sabaw na lang, te. Sabaw po. Tapos at kalate yung kanin. At kalate. Ayan, after kumain, ayan, relax muna tayo dito sa gilid ng dagat. Ayan, may ano doon, may nangagawin. Punta natin, tanongin natin kung anong isda yung nahuhuli niya dito. Punta natin. Kaya ano yan, may nahuhuli ka rin dyan? Anong isda po nahuhuli niyo dyan? Pag ganito, ano, maraming huli kasi medyo maano yung dagat, malalim. Oh. Minsan ang labo ng dagat dito, no? Hindi ka anong makita. Yan, so nangawil si kuya dito. So, abang nanday ko yung aking pasayero, nakapanood tayo na pangawil ni kuya. Wala pa nahuhuli, pero sana maya maya makaraming huli dito. Okay na, tuloy na yung biyahe natin para maaga-aga tayo makarating ng Daraga, Albay. Sir, yung walang espas dito sa kamsura, ano kailangan? Halimbawa, hindi nakapag-register. Antigen. Ah, okay. May antigen, kahit walang espas. Ah, antigen. Pag walang espas, antigen, pwede. Sige. Okay. Hindi ka naman makakakuha ng espas pag wala kang vaccine card. Ah, kasi ilalagay doon, ano? Opo. Sige, mabalo, sir. Maulan. Yun, antigen pala. Thank you.
bali, yan na naman yung naging biyahe natin from dyan sa Manila hanggang dito sa amin sa Albay, Daraga Albay, from Valenzuela City to Daraga Albay, kasi doon papunta yung pasahero ko. Yan, so bali yung requirements pala, pag sa mga unang-una sa mga bata, pag 9 years old below, wala naman silang requirements na kailangan sa 9 years old below, and then sa basta yung magulang vaccinated na, yun, o pwede na o yun. Kasi tinanong ko na rin yan sa checkpoint nung pagbalik ko nung nakaraan, na wala naman daw minabang order sa kanila, basta yung ano, guardians na kasama vaccinated na. Then sa Del Gallego, yun, pagdaan natin kanina, tinanong ko rin paano yung walang ispas na ipipresent doon pag sa Camsor yung destination. Sabi nila, magpipresent ka daw ng negative result ng antigen. Kasi pag hindi ka vaccinated, hindi ka rin naman makakapag fill up ng ispas, dahil yung vaccine card, i-upload mo yun doon pag nag-register ka sa ispas. So yun lang po, vaccine card, din sa hindi vaccinated, antigen result pag dyan sa Camsor yung destination nyo. Pag sa Albay naman, valid ID lang na taga-Albay saka vaccine card, pwede na yun. Kasi pagka ano, may na-approve naman nila na vaccine card lang doon sa Camsor, basta destination mo is Albay, pwede na. Or kung anong katibayan mo na ipapakita na taga-Albay ka talaga, padadaanin ka naman doon sa Del Gallego. And then dito sa Pulangay, yung pagdaan namin kahapon, hindi naman kami pinara ng checkpoint, pero mainam na dala nyo pa rin yung vaccine card nyo. Kasi siyempre kung saan ka pupunta, sa mga establishment na gustong puntahan, lalo sa mga restaurant siguro, kung pupunta ka dito sa Legazpi or sa kasaan man dito, baka maingi sila ng vaccine card. Then, mayroon ko po kayong papakita. O may checkpoint biglaan, yung aking kumilik checkpoint. Ayan, mainam na yung may dala tayo laging vaccine card, kasi importante na sa ngayon yan. So maraming salamat po pala sa pagsama niyo sa aking biyahe. At salamat nga pala, shout out kay Ma'am Katz, sa sila yung bagong subscriber ko, hindi naging pasahero ko din, Pam Valenzuela, nandito sa Albay. At sa mga gusto nga pa palang magpabook from dyan sa Manila to Bicol and Bicol to Manila, ito po yung aking FB page, PM lang ay dito, para dyan na lang natin pag-usapan kung ano yung dapat at kailan ang schedule nyo kung sakali man. So yan lang po, maraming salamat and God bless sa ating lahat.